tayo sa ating Music Ministry Department, invitation for our music seminar. So those who are here, we call the best. So good morning. Let us begin praising the Lord by singing hymn number 191 in our SDA hymnal, Love Divine. 191 sa English. Okay, let's sing. Maybe there's sunlight on the hilltop. There's sunlight on the hilltop. There is sunlight. No. There is sunlight on the hilltop. Check. So it's not here, so we'll sing. Check my there's test. Sunshine in my soul today, 470. Okay, let's all stand. Check my test. Again, sorry po, 470 dito.
let's sing it with Sunshine. There's sunshine in my soul today, more glorious and bright than glows in any earthly sky. For Jesus is my light. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows his smiling face, there's sunshine in the soul. There's music in my soul today, a carol to my King, and Jesus there's sunshine in my soul. There's springtime in my soul today. For when the Lord is clear, the dove of peace sings in my heart. The flowers of grace appear. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. There's gladness in my soul today, and hope and praise and love, for blessings which he gives me now, for joy in above. Father, sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows his smiling face, there's sunshine in the soul. Amen. Dear Heavenly Father, with spirit of humility, we come before the throne of grace and glory to praise you for your wonderful love to us and for the gift of life especially we are enjoying. You have showered us with so much blessings and guidance and your continuous presence and your faithfulness. We humbly ask you to shower our speaker today, Curden Guadis, of your greatest inspiration so that he may share to us the most of his knowledge and his field expertise to his respective topics. May we also absorb the invaluable knowledge experience and put it into practice so that we may learn today. May your name be glorified as we do this seminar today and bless each one of us. In Jesus' worthy name I pray, amen. Good morning po sa ating lahat. So welcome ko po ang bawat isa sa ating music seminar ngayong umaga. So pinangunahan po tayo sa ating awitan ni Tita Doc Ayona and then opening prayer po by Tita Nels Pasamba. At ang inyo pong presider, ang inyong lingkod, Lenlen Acosta. So praise God po at tayo po ay narito. Welcome ko po ang bawat isa.
At blessed din po tayo dahil meron po tayong na-invite ang ating speaker na professional sa musika. Siya po ay si Sir Kurds Guadis. Graduate po siya ng nursing at music po. Mapalad po tayo at nabigyan niya po tayo ng pagkakataon upang makasama natin siya. Siya po ay music major in choir conducting, music-minded din po siya, at willing in God's service. Isa, pamangkin din po siya ni Ma'am Nels Pasamba. At tinanong ko din po si Tita Doc, paano ko pa po siya ipapakilala? Ang nailagay po dito ay, binata po, single. Tama po ba, Sir Kurds? Ayan po. So, tama po ba? So, salamat po at kayo po ngayon ay nandito. At nawa po ay mabless po tayo sa ating seminar ngayon at magamit po natin ito sa gawain ng Panginoon. Nagulat naman ako sa single at binata. Dahil pwedeng i-introduce. Ang topic po natin ngayon, title ay God Wants to Hear Us Sing. So this is for song leadership workshop. Usually, ito ay sinasabi ko after ng isang buong series to Yung Modern Levite, merong sermon sa umaga. Pero ngayon, very special kasi tayo? Diretso na tayo sa song leadership, no? At saka, mas maganda yung ganitong Teka lang, hindi ako maka... hindi ako makakilos dito masyado. May kli. Pang na lang to, pang question and answer. Ito po ay song leadership, no? Kasi kadalasan po, pag napupunta ako sa mga churches, ay yung song leadership parang ginagawang pangkalahatan, which is hindi naman lahat tinawagan to be song leader, pero magandang skill na ma-acquire yung song leader. Itong song leadership na to, para lang talaga sa mga song leaders, no? So, ngayon po, na nandito tayo lahat, ina-assume ko na kayong lahat ay song leader. Tama po ba? Sino po dito ang song leader? Chorister. Song leader, chorister, / chorister. Ayan. Sige. Ito po ay para sa atin talaga. Solely focused. No? Hindi kasama yung mga iba na a congregation, no? Kayo as song leader ay talagang mabigat ang inyong responsibility, ang ating responsibility sa pag-lead ng church. Meron pa po bang darating? Palagi ko, meron pa po bang darating? Baka, wow. Ilan po lahat ang song leaders dito sa church? Laging 8. Oh, so ito, mga dadagdag, ganon, kung sakasakali. Nagta-training, for training. So kung sino available, okay. Kanino po ito? This is yours. Baka pong malaglag, sorry na. Ayan. Sige, Let's start, but before we continue, let's all bow our heads for prayer. Let's pray. Father in heaven, we like to thank you this morning that we've gathered here to have this opportunity to train Puting Kahoy Church to be this souls to be song leaders in this church. And I pray that may the Holy Spirit inspire all of us, open our hearts and our minds to accept the knowledges and skills
And the wisdom from the Bible and from the spirit of prophecy. And I pray, dear Father, that may this day be fruitful for all of us. Please forgive us from our sins. Hide me behind the cross. And thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name, pray. Amen. Okay. God wants to hear us sing, mga kapatid. Kita niyo po ba? O gusto niyo pang lumapit or mag doon sa kabila? Kita naman. Sure kayo, ha? Okay. Kasi sabi kanina, maliit daw eh. Kita? Hindi. Ngayon, hindi ako nakapagdala nung iniisip ko kasi yung printer ko nasa bahay. Pero dinala ko na pala dito sa tindahan ko. Kaya, hindi na ako nakapag-print nung materials. Kaya, magte-take down notes kayo. Picturean. Sige. Picturean. Today, I have just 2 points for you to consider, mga kapatid. And every time na nagle-lecture ako, nagsisermon ako, ito lagi kong pinupush, no? For everybody to have a living, dynamic relationship with God. No? Minsan, tayo as Adventists, nakafocus na tayo sa, halimbawa, puro prophecy, puro Daniel and Revelations, and doctrines. Pero, it's not bad naman, but, mga kapatid, the most important na huwag niyong kakalimutan is to build a relationship with God. Amen? Amen. Oo, kasi, pag na-focus tayo sa mga maliliit na bagay, no? Pag naka-focus tayo sa heaven, sa second coming, tapos, dun sa mga events, no? Pag dun tayo sa events naka-focus, nakakalimutan natin yung sino. Tama po ba? No? So, minsan nakakalimot tayo. So, lagi kong pinupush, mga kapatid, build a relationship with God. No? Build a healthy, a living, dynamic relationship with God. And actually, it is very relevant, especially nowadays. Kasi, sa song leadership, mga kapatid, sabihin nyo, song leadership lang naman yan. Hindi. Hindi yan basta-basta ang song leadership. Sa song leadership, kinakailangan natin ng guidance. Kasi tayo ay, ayun? Song and? Leader. Leadership. So, pag nag-lead tayo na wala tayong kapit sa kanya, wala tayong relationship sa kanya, sa iba tayo mapupunta. So, always build our relationship with God. Sabi sa evangelism, there must be a living connection with God in prayer, a living connection with God in songs of praise and thanksgiving. Yan. Dito yung mga nakalagay na verse na quotes diyan is from the spirit of prophecy. Na hindi sa aking words. These are the advice of God, no? Through his prophet, the Ellen G. White. Okay. The last point to consider. Sabi dito, song leadership is more than just beating or making music. Hindi lang siya puro ganun-ganun lang. Hindi lang 'yon, no? Marami ang responsibility ng isang role, ng isang song leader. Napakarami. Kasama actually lahat ng lahat ng departments eh. Hindi nyo ba naiisip? Kapag ka ikaw ay nasa music ministry department, hindi mo lang dapat hawak yung music ng midweek, vesper, Sabbath school, hour of worship. Yung apat na yun usually. Tapos, binibigay yung iba sa mga kabataan. No, hindi yun. Dapat, lahat ng programs ng church
hawak 'yun ng music ministry. So yung lawak, no, as a song leader, as a music ministry department, napakalawak ng sakop natin, mga kapatid. Biruin mo, kailangan meron tayong delegation from our department dun sa mga mag-evangelize, mga magkukrusade. Diba? May kasama tayo sa planning, sa, tanungin ninyo, yung mga magbabranch Sabbath School. Dapat kasama din tayo dun. Kasi, itutulungan natin sila. Uy, ano bang magandang songs sa branch Sabbath School? So, it entails a lot. Song leadership, music ministry department, no? It entails a lot. From children to adults. In programs inside and outside the church, and especially in the home. Oh. Biruin mo yun, it entails a noble responsibility, mga kapatid. Hindi lang yung sa church, hindi lang yung actively participating as song leadership. May role tayo sa buong gawain. Amen? Yan. So, it entails a noble responsibility entrusted by God to the appointed music ministers to actively lead and direct the worshipers to God. Sabi po sa evangelism, a proper person should be appointed to take charge of this exercise, yung song leadership. And it should be his duty to see that such hymns, such songs are selected as can be sung with the spirit and understanding. Pero hindi naka-indicate dito na sa loob lang ng church. Hindi nakalagay dito na sa loob lang ng divine service. Hindi. It's a whole. It's in whole. Kaya mag-isip kayo, no, as music leaders, to make a program to help your church revive worship at home. Amen? Oo. To revive worship at home. And sa mga napupuntahan kong mga churches, yun talaga ang nakakalimot, kahit kami, sa nakakalimot. Kasi busy, ganyan, walang time. Yung mga bata, busy sa school, mga requirements, sa mga magulang, busy sa work, hindi nakakapag-worship. Yun. So tayo, bilang mini music ministers, dapat i-take into consideration natin. O, mamaya, tignan natin, pag-aralan pa natin na maigi, paano ang programming pagdating doon. Sige, eto, advice. Okay naman, punta naman tayo. Maraming advice from the Spirit of Prophecy, mga kapatid. Etong pinakaunang gusto kong i-share. Kasi, ito ay hindi lang po para sa mga song leaders. Actually, sinabi to yung The Voice in Speech and Song at saka yung Signs of the Times, no? Na dapat lahat magkaroon. And sabi po sa Spirit of Prophecy, everyone is encouraged to have voice lessons. Everyone is encouraged to have voice lessons. Oh, hindi lang to pang choir, kapatid, ah, mga kapatid, ah. Hindi lang to pang choir. Pang ano to? Pang lahat, no? Pang kalahatan. Kasi, imagine ninyo, pagdating natin sa langit, basically, lahat tayo aawit. Sabi doon, Signs of the Times, March 14. Music forms a part of God's worship
in the courts above, and we should endeavor in our songs of praises to approach as nearly as possible to the harmony of the heavenly choirs. Tapos yung kasunod, the proper training of the voice is an important feature in education. No? Sa school, sa bahay, proper training of voice should be a part of education and should not be neglected. Oh, dapat curriculum din to ng ano, ng schools natin actually. Sa alam nyo, may nakausap ako na ano, na colleague ko, ano rin, music major, na ano siya, na pumunta na siya sa US. At sasabi niya, uy, maganda dito Kuya Kurds. Kasi yung Adventist school dito, ang music program talaga nila is choir. So, yun talaga ang music program nila. And part ng choir, ng music program is voice training. So, dapat encourage lahat ng attend sa mga schools ng ano, umattend ng choir. Ganyan. So, maganda yung music program. Kasi nga naman, kung di natin tuturuan yung ating mga bata at a very young age, iba ang magtuturo sa kanila. Yung mundo, yung TikTok, yung Facebook, yung YouTube, na ang alam lang nila is puro birit. Mga ganun-ganun lang. Di ba? Yun lang ang tuturuan. Pero hindi nagkaroon ng proper training yung voice. Yun. So yun, mga kapatid. Honestly, dito... Sino po ang hindi pa nakakapag-voice training? Kahit minsan sa buhay nila. Hindi pa. Wala pang voice training sa buhay nila. Yes, yes. It's a voice training. So, sino dito ang naging part ng choir kahit papano? Yan. Madami. So, yun. Mapalad kayo. Bless kayo. Pagka ano po, pag may opportunity for singing group, no, na may voice training, yan, sali kayo doon kasi ini-encourage yun ng spirit of prophecy. Next. Next advice. Ito mga kapatid, ito. Sabi dito sa spirit of prophecy, plan the music or the songs ahead of time. Yeah? Ahead of time. Hindi yung pagdating na song leader kayo ng divine worship, maghahanap lang kayo ng, ay, tapos na yung Sabbath school, anong papakanta ko? No, hindi. No? Kadalasan, ganun eh. No? Ano yung papakanta natin? Ano mo maganda? Ano mo maganda? Hindi. Plan ahead of time. And if possible, mga kapatid, as much as possible, include and consult God in your planning. O, pagka nagpa-plan ka ng ganyan, bawa, ganito. O, sige. Magbibigay ko ng sample, no? Ng music para ma-incorporate natin sa home worship. No? Kunwari, this Sabbath, may gusto kayong kantahin na may gusto kayong i-propose sa congregation na, uy, kakantahin natin to sa isang Sabbath next month or at the end of the month. Tapos ngayon, ang gagawin ninyo mga kapatid, ituturo ninyo yung song midweek, vesper, Sabbath school, kakantahin nyo siya lagi-lagi. Tapos, incorporate nyo din na, uy, pag-aralan nito is include nyo ito sa worship nyo every time. Kakanta. Oh, di ba? Naka-program yun. No? Para pagdating sa Sabado, pagdating nung kakantahin nyo na yun, lahat makakakanta. Kasi nakapag-practice na sa bahay. Oh, ganyan, mga kapatid, ang programming.
planning. Okay. Sabi po sa evangelism, well-matured plans, no, are needed in the service of God. Common sense is an excellent thing in the worship of the Lord. Pag sinabing common sense, mga kapatid, nandito din yung i-consider mo yung appropriateness ng song, no? Merong song sa hymnal na solely for divine worship lang. Meron din naman mga song sa hymnal na for ano lang, for gabi lang kinakanta. Oh. Mga ganong instances. So, use our and exercise our common sense. Dapat talaga ano, i-write down mo, igihan mo, kahit nga mga spiels eh, mga sasabihin mo, dapat nakasulat yon. Para hindi yun pa pawala-wala. Para mga ano. Okay, next. Ay, nagpipicture ka ba? Gusto na picturean yung previous? Sige. Okay, ito. Ito ang hindi talaga madalas nagagawa sa church. Kahit saan, mga kapatid. Very matumal or madalang, no? Pero, ito ang sinasabi po ng Spirit of Prophecy. Kinakailangan po, mga kapatid, mag-rehearse kayo ng inyong instrumentalist, ng inyong pianist ahead of time. Dito pa lang sa rehearsal na to, dito pa lang sa pagpa-practice na to, marami na kayong maayos na maaaring magkamali. Tulad ng mga, halimbawa, uy, hindi ganyan yung ano dito, hindi ganyan yung tono dito sa ano, Love Divine, ganito dapat. Ang kinakanta mo ganito, Love Divine, oh love excelling joy of heaven to earth come down, fix in us thy humble dwelling, all of thy faithful mercies crown. Jesus, thou art... Hindi pa bababa doon. Oh. Pag ganun, ano, Jesus, thou, saka palang art. Oh. Doon palang bababa. Pag nag-rehearse kayo noon, makikita na kaagad yung mga minor mistakes na yun. Oh. So, ganun ba? Hindi ko alam kasi nakasanayan ko na. So, ayun. Maayos yung mga ganun, no? So, Jesus, thou art all compassion. Ayan. Kaya maigi talaga na mag-practice kayo with the accompanist. Okay? Sabi po sa The Voice in Speech and Song, there should be a system and order in singing in worship as well as every other part of the Lord's work. Those who sing should make an effort, to sing in harmony. They should devote some time to practice. Talagang i-devote nyo, mga kapatid, no? No. That they may employ this talent of song leadership to the glory of God. Hindi po yan sa akin ang galing. Sa Spirit of Prophecy po yan. Pinapakita ko na sa inyo. Kasi baka hindi nyo nababasa. Ano, nababasa kasi natin lagi, mga Desire of Ages, Great Controversy. Pero itong mga parts na to, hindi natin itong mababasa ba agad-agad. Di ba ba? Oh. So ito, they should devote some time to practice, mga kapatid. Mag-practice talaga kayo ng accompanist ninyo. Oh, pag choir, mag-devote din kayo ng time to practice with your co-members, SATB. No? Choir, sa ano ka, di ba? Ano? Meisters ka, di ba? O, di ba, sila, ang ano, training talaga nila,
nagsisectionals yung mga yan. Mahusayin eh. Magaling mag-ano. Mag-rehearsal. So, yun. Kung gaano kadedicated kayo sa pag-rehearse by sectionals, dapat ganun din kayo pag magpapakanta kayo sa magpapakanta kayo sa church. Kasi itong gawain na to ay para sa Panginoon. Amen? Okay. Next advice, mga kapatid. Ito, sabi dito, write down your scripts. Huh? Yung mga sasabihin niyo dito sa unahan. Kasi kayo magsa-song leader, magiging song leader kayo, mas maganda kung ang role nyo kasi is to lead other people to worship the Lord through song. Pero kung pagpunta nyo sa pulpito, ay, kantahin natin to. For our first song, ganun kaagad. Let's sing O Day of Rest and Gladness. Self-explanatory. Para ano? Parang naging stagnant sila ba? Diba? Parang pag sinabi, oh, let's sing this one. Oh, stagnant na sila. Oh, pero, pagka meron kayong script, meron kayong purpose, meron kayong reason kung bakit nyo kakantahin yung song na yon, mas magiging meaningful yung ating song, yung ating song of praises, yung ating congregation, congregational singing. Yan. Write down your scripts, lines that accentuate the value of the song. Bakit nga ba natin kinakanta to? Bakit nga ba natin kakantahin to? Take the world but give me Jesus. Oh, mag-isip kayo ng mga spiels, ng mga script. Oh, ganun. So, i-write down nyo yun, no? Early, beforehand pa lang, pagdating nyo sa unahan, meron na kayo, uy, alam nyo po ba na mahal kayo ng Panginoon, no? At walang makakapaghiwalay sa inyo sa piling ng Panginoon. Kunin nyo na lahat ng mga bagay sa mundo, pero yung panghahawakan natin ng ating relasyon sa Panginoon. At dahil doon, kantahin natin, take the world but give me Jesus. Oh, di ba? Mararamdaman nila ngayon. Dapat talaga sinusulat. Oh, kasi, to sabi, a voice in speech and song, the value of song as a means of education should never be lost sight of. As part of religious service, singing is as much as an act of worship as is prayer. Indeed, many a song is prayer. If the child is taught to realize this, he will think more of the meaning of the words he sings and will be more susceptible to their power. Pag binigyan nyo ng explanation kung bakit ito yung kakantahin ninyo, kung bakit ito yung value ng kakantahin ninyo, mas magiging meaningful. Ito nga, training sa mga bata eh. How much more kapag yung tao mismo kinausap mo. Oh. So, mga kapatid, actually ito, itong Seventh-day Adventist hymnal, no? Hindi itong Philippine edition. Yung English, saan yung example ng English? Yan, meron niyang kasamang book. May kasamang book na print yung General Conference. Ang title ng book na yon ay Companion to the Seventh-day Adventist Hymnal. No? Companion. Nandun nakasulat lahat mga backstories nung mga songs dyan sa English hymnal na yan. And alam ko, merong kung hindi dito sa AUP, sa library, meron yan. Pwede nyong hiramin at ipa-photocopy, no? Para dun sa mga song leaders, pwede ninyong alamin yung backstory. Ay, ito pala yung kwento kung bakit naisulat yung It Is Well With My Soul.
Ay, ito pala yung background ng author habang sinusulat niya itong kanta na to. Nandun po yun sa companion. Wala dyan sa hymnal mismo. So, separate book siya. Separate book. Meron yata sa, ano, dyan ako nagpa-photocopy eh, sa AUP Library eh. Ay, you have. O yun, companion. It's a very good, ano, book. So, as kung makakuha kayo ng copy nun, mga kapatid, mas magiging ano, mas magiging maganda. Okay, next. Ito. Invite everyone to sing, and if possible, with harmony. No? Second voice, third voice, fourth voice, fifth voice, kung ano man voice. Basta, may harmony. Yan. Kasi, ang tinitingnan talaga ng Panginoon yung ano eh, yung kabuuan. Kapag well-pleased siya, kapag lahat yung congregation kumakanta with all their hearts in tuned with Him. Oh, sabi dito, there should be system and order in singing as well as every other parts in the world, Lord's work. Organize a company of the best singers, no? Yung praise team. Yung praise team, mayroon mga ganun, mga churches. Praise team. Basta yung magagandang boses, the best singers, and those who can lead the congregation. And then, let all who will unite them, yung buong congregation, pakakantahin nyo sila in harmony, in voices. Oh, kung ano, oh, sige, kung marunong mag second voice niyan, tayo, ganun. And those who sing should make an effort to sing in harmony as well. Okay? So, kinakailangan, encourage niyo sila lahat to sing in harmony. Okay. Konti na lang. Ha. Next advice, choose the best music for the occasion. Occasion, and do not settle for anything, yung putyo-putyo lang, yung kung ano-ano lang, yung mediocre, ganyan na okay na to. Yan, kasi ang enemy ng best ay hindi yung enough. Good enough. Yun, ang enemy ng best. Yung, ay, okay na. Okay na yan. Hindi. You should strive for excellence. Employ beauty and power in your music. Sabi po, voice and speech and song, music should have beauty, the pathos, and the power. Yan. Let the voices be lifted in songs of praise and devotion. Call to your aid, if practicable, instrumental music. Meron bang instrumental music dito sa church? Mga nagva-violin, mga nagva-flute, ganyan. Ano, encourage nyo sila every Sabbath tumugtog para ma-practice nila yung violin. Yung pagfu-flute. Yan. Encourage nyo sila. Oh, and let the glorious harmony ascend to God. Ngayon, pag in-invite nyo sila na tutugtog, bigyan nyo rin ng piyesa ahead of time. Diba? Kaya nga tayo may planning. So, ang kakantahin natin sa Sabbath school, gusto namin tumugtog kayo, mga ano, flutist, tsaka mga ano, instrumentalist. Gusto namin tumugtog kayo. O, kakantahin natin sa Sabbath school, ganitong song. Okay? O Day of Rest and Gladness. Yan, mga ganyan. Tapos, kantahin natin sa Divine. Ito, tutugtugin nyo to. Itong part na to. Ganyan. Invite nyo sila. Pero kung hindi kayo nakapag-plan ahead of time, wala. Hindi mangyayari yun, mga kapatid. Kaya kinakailangan talaga ng matinding planning. Okay. Next.
Ah, ito. Read more. And be educated on church music and on the music of heaven. Kasi, kung ang isip lang natin, mga kapatid, ay dito lang mismo sa hymnal, tapos hindi natin nadadagdagan ng knowledge yung ating mind, no? Hindi tayo nagbabasa. Magiging stagnant din tayo. Hindi natin makukuha yung part na sing with understanding kasi kulang. So, educate yourselves, mga kapatid. Educate. Sabi dito, Spirit of Prophecy, they, many professed Christians, know not the language of heaven and are not educating their minds so as to be prepared to sing the songs of heaven or to delight in the spiritual exercises. No? Kulang yung ating ipinapasok kasi nasanay tayo ng puro kanta lang. So bilang song leader, bilang isang music minister, bilang isang music ministry department officer or something, no? Kinakailangan lalo tayo magbasa, mag-educate. Basahin yung companion, magbasa kayo ng maraming songs, no? Mag-aral kayo ng maraming songs. O, kung gusto niyo na may mga songs dun sa previous na mga, kasi ano ito eh, yung ating Seventh-day Adventist hymnal, mga kapatid, is the sixth yata or fifth official na songbook na ginagamit ng Seventh-day Adventist Church. Pero previous to that, meron din ibang mga official. So, merong sa church hymnal, may mga songs doon na wala na dito sa Seventh-day Adventist hymnal. No? Tapos, meron din mga songs sa yung nauna pa, Christ in Song. Kung makahanap kayo ng book na yon, ng song book na yon. Madami yun. Madami yun. More than 1,000 plus songs yung nandun sa Christ in Song eh. Saka meron pang isa, yung nauna, yung mahaba yun eh. Yung song for mas mahaba yung pangalan. So yun, pwede kayo mag-aral ng songs ng mga nandun. No? Educate yourselves. Tapos tignan ninyo yung mga lyrics. Yan. Uy, dapat relevant pa tong mga kanta ngayon. Ano nga yung ano? Yung kinakanta namin nung church hymnal pa. Nawala na dyan sa Seventh-day Adventist hymnal. I would be... Hindi, meron pa rin yan. I would be true, meron pa rin yan sa Seventh-day Adventist hymnal. Ano yung isa pa? Meron yun eh. Hindi, meron pa din yan. Yung isa, yung ano... Hindi naman Father lead me day by day. Meron pa din nan. Teach me to be pure and true. Show me what I ought to do. De, meron pang isa. Meron pang isa. Na mas, ano siya, relevant siya. Isipin ko mamaya. Ipapaalala ko mamaya. Sa ano yun? Hindi na kinakanta masyado sa mga churches kasi wala na din dyan sa Seventh-day Adventist hymnal na ano na English. Pero nandun yun sa church hymnal. And it's like ano teaching us to be submissive to God. Yun ang point nung ano for yung point nung song. Yung naisipin ko mamaya. Okay. Moving on.
Last one. Okay. Oh, ito. Bilang song leaders, no, in the church, na talagang pinag-pray ninyo, pinag-planuhan ninyo, pinaghandaan ninyo, makapatid, expect trials, expect difficulties, expect criticisms, opposition. Yan. Maganda yun. Maganda yun. Actually, mas maganda yung may ganun kesa yung wala. Kasi kapag ka ano lang, plain lang, pag walang nag-point out ng mali, parang, ha? Hindi naman boring, pero parang ano, walang growth, di ba? Kinakailangan kasi may ano eh, may point na parang uncomfortable ka. Ay, bakit niya nasabi yun? Bakit niya na open na ano, hindi na dapat kailangan kantahin yung Old Rugged Cross. No, meron yan. Nag-open yan sa South. Parang sa Lucena yata. South Luzon. Nag-open yan. Sabi nyo sa open forum, ano sir, may question lang ako. Bakit natin kinakanta yung Old Rugged Cross? Paisip ako ah. Kasi sabi niya, ano lang daw, nababanggit lang yun, parang ano daw, parang ang kinakantahan natin ay yung, ano, yung cross lang. No? Parang nandun lang nakafocus sa Old Rugged Cross. Sabi ko, papag-aralan ko po yan. Sabi ko, oh, kung may magtuturo na gano'n, may mag-oopos na gano'n, parang mapaisip ka din eh. Kung ano, bakit nga ba? Tapos titignan mo ngayon, ano ng Old Rugged Cross na yan? Ang meaning ng Old Rugged Cross? Ano nga yun? 71 yun, di ba? Ay, tama ba? 81? Ha? Sa mga? Lord's Supper. Oo. So, itong mga bagay na to, pagka walang kumukontra, mga kapatid, ibig sabihin, nagiging stagnant sila. Pero kapag ka may mga ganito, mapapaisip ka ngayon. Papag-aralan mo rin kung bakit nga ba niyan nasabi yun. No? Don't take it as, bakit? Eh, gusto ko eh. Parang insult sa, parang job sa'yo, no? Bakit pinag-preparean ka to eh? Naging defensive ka agad. Hindi. Bilang song leader din, i-open mo din ng konti yung mind mo. Oo nga. Sige, mag-ano tayo, upuan ko. Hindi ko pa alam yung sagot dyan, kapatid. Pero pag-aaralan ko, babalikan kita. Yan. Di ba? Tapos, meron pa eh. Pagpupunta sa isang kapatid, tapos sabihin na, ano po, medyo nabibilisan kami, nahapo kami. Pag kinakanta yung, ano nga ba yung isang kinakanta? May isang kinakanta na ano eh, na nabibilisan. Hindi, meron pang isa. Sabi, hinahapo po kami. Pwede po bang bagalin sa susunod? Kasi matatanda na eh. Yun, ibig sabihin, i-take into consideration mo din yun. Kasi hinahapo sila. Masyado mabilis. No? Actually, yung praise him, isa din yun. Praise him, Jesus our blessed Redeemer. Nabubulol po kami. Pwede po bang bagalan niyo sa susunod? Ayan. Take into consideration yun. Ano pa ba? Ayan. Pero itong mga criticisms na ito, mga kapatid, ano yun? Ito ay magpapa-grow sa atin. Okay?
magpapag-grow sa atin mentally, spiritually. Huwag na yung physically. Hayaan nyo na mag-grow dun. Pero mentally and physically and socially, pag nakakatanggap kayo ng criticisms, tanggapin nyo sila. Okay? Huwag tayo masyadong maging defensive tsaka mag-close mind agad. Yan. Pag-aralan natin, kasi dapat meron din talagang ano eh, meron ding nag-control or meron ding mga ganyan. Kasi kung wala, magiging stagnant. Parang ano ba? Ano ba? Okay lang ba? O parang okay lang yung ginawa ko ah. Parang ano. Nasanay kayo ng ganun lang? Nako. Yun. So, dapat merong konting adjustments, no? Pero expect nyo yan. Expect nyo yan, may ganyan. By opposition. Oh, ayan. Sabi po, doon, sa spirit of prophecy, difficulties will arise that will try your faith and your patience. Ang sabi ko nga kanina, di ba, planning, include God. Ang sabi ko, so, mga kapatid, kapag tinanong nyo ang Panginoon, Panginoon, ano bang ipapakanta ko sa Sabado? Usually, kapag umabot na kayo sa relationship na ini-impress na sa inyo ng Panginoon, sabihin niya, eto, magandang ipakanta. Tapos, magugulat ka na lang, mga kapatid. Magugulat na lang kayo. Pagdating nyo ng Sabado, nakaprepare, eto yung pangalan. Uy, sakto dun sa message ng speaker. Ganon. Most of the time. Kaya, pag nagplano kayo, i-consult nyo, Panginoon. Consult nyo. Panginoon, ano ba yung magandang closing song? Impress nyo nga ako kung anong sasabihin ng speaker or kung anong need ng congregation ngayon. O pag in-impress sa'yo, ay, kantahan natin yung ano, yung The Church Has One Foundation. Ay, bakit? Ito hindi naman yung topic. Basta kantahin mo yan. O, pagdating ng Sabado, sakto. Kasi church building yung inaano, yung topic, no? So, lagi ninyong konsultahin. Ngayon, kapag may nag-criticize, tulad na sinabi dito, if there is difficulty, face them bravely. Look on the bright side. If the work is hindered, be sure that it is not your fault. Huh? And then go forward rejoicing in the Lord. Oh. Pagka kinonsult mo, Panginoon, ano ba yung ano? Yung hahatahin ko. Tapos pagdating sa Sabado, eh syempre pinagpray mo na yun, pinaghandaan mo na yun eh. Pagdating ng Sabado, sabi ng elder, bakit yan ang papakanta mo? Ayan na. Nag-away na kayo. Sabihin mo, di, ito po ay ipapakanta ko kasi ito ang binigay sa akin ng Panginoon. Oh, tapos. Pinag-pray ko po ito. Ito po ang in-impress sa akin na ipakanta. So, kung sabihin niyo sa akin, sige, hindi ko kasalanan kasi yung Panginoon, doon naman ako sumusunod sa Panginoon eh. So, hindi ko kasalanan yun kung mahinder, di ba? Kaya, mga kapatid, talagang put your trust in God. Build a relationship with Him to the point na hanggang sa pinakamaliit na gagawin ninyo, nakadepende sa Kanya. Ayan. Okay. Heaven is full of joy. It resounds with praises of Him who made so wonderful a sacrifice for the redemption of the human race. Okay. Tapos na tayo sa advice from the Spirit of Prophecy. May mga questions po ba kayo? So far. Yes. It will be rhyme also sa inspiration. Yes, yes. Oh. Kasama po yan sa planning. Or minsan yung mga nagsisermon, minsan nagpe-prepare din sila ng song. Imamatch din nila dun sa... Yes, yes. Communication, important thing. Very important key is communication nga. Yeah. Open communication. Pero alam nyo mga kapatid,
meron din talagang point na may makilala akong speakers na nagbabago din sila on the minute. Right before they come up, kahit gaano sila ka-prepared dun sa song na yun. Kasi sa kanila, in-impress sa kanila ng Panginoon na ito ang mas kailangan ng church na to at this very time. Pag ganun, di naka-prepare na kayo. Use your common sense. Wag niyo i-closing song yung oo, wag niyo insist. Oh, common sense. Yeah, doon niyo exercise yung common sense. Oh, tapos wag niyo napapagalitan yung seeker. Bakit po sinabi niyo ito yung topic niyo, ito yung pre-prepare ko tapos ganito. Hindi. Yeah. Eh, kaya rin po, nandun din yung in yung effort to learn the song. Yan. Ah, sige, okay lang po. Kasi, ano, we have the whole day. Bago tayo pumunta sa theory, dun muna tayo sa spiritual side. Kaya okay lang po yan yung tanong. Diba? Is it okay na, kasi minsan, usually, common songs yung pinapaawit natin. Yes. Is it okay na mag-learn a new song during singspiration? Mas maganda po, ganito po, kapag sa divine worship, mas maganda po kasi kung lahat nakakaalam. Yun talaga ang ano eh. Yun talaga ang design din ng Panginoon, no? Nung ginawa niya yung Song of Moses sa Deuteronomy 32, no? Naitala lang yun na Song of Moses kasi si Moses yung nagturo. Pero actually, ang nagsulat nun ng Panginoon, pina-transcribe niya lang kay Moses. Yung design po nun, nung Song of Moses na yun, ay para lahat kumanta. So meron siyang antecedent, consequent. Kakanta ako, susunod yung ano, choir, ganun. So lahat makakanta. Ngayon ang sabi ng Panginoon sa kanya, ito ituro mo to araw-araw. When the sun comes up, hanggang sa it goes down, hanggang sa matulog na kayo, no? Pinapaturo ng Panginoon yung kanta. Ibig sabihin po, everyday pinag-aaralan nila yung songs, everyday nare-review nila yung songs. Kaya, on the worship day, on the Sabbath day, pag nag-worship sila, lahat sila alam yung song. Yun ang design talaga ng Panginoon. Lahat makakanta. Wala yung hindi alam. So, as much as possible, kung merong bagong song, yung kakatulad ko kanina, very interesting tong song na to, ang ganda-ganda ng message, pero hindi kinakanta sa church. Sabihin nyo sa board, sabihin nyo sa music department, magkakaroon tayo ng program na every month, magkakaroon tayo ng learning a new song. Sing a new song program. Oh, so ngayon, ito, kakantahin natin ito sa end ng month. Ngayon, ang gagawin ninyo, ituturo nyo siya sa ano, sa midweek, sa vesper. No? Ituturo nyo, i-encourage nyo sila na kakantahin yung song na yun every day ng worship nila. Pwede nyo i-record yun, yung song na yun, for them to sing it during their worship. Yan. Tapos, kapag lahat na, oh, ito na, this is the moment, we will be singing this sa ano na, sa divine worship. Kasi, ang gusto ng Panginoon talaga, lahat makakanta. Oh, yun, ang gusto ng Panginoon. Sabbath school, okay lang. Sabbath school, pakanta. Oh. Mag-learning. Oh, learning, pwede rin sa Sabbath school. Dun magsa-start sa Sabbath school, learning, o kaya sa AY. Oh, we will be learning a new song for the end of the month. Oh, ganun. Every Sabbath, kapakanta siya. Every Sabbath, every midweek, every vesper, encourage niyo, pati sa family worship, pakantahin yun. Oh, pagka nakanta na yun, I guess, pagdating ng Sabbath, makakanta na sila, ma-familiarize na sila.
mas maganda ang kantahan sa divine worship kapag kinakanta yun. Yun. Ano pa po? Maganda yung ha? Maganda po yung idea. Pero ano, yung iba kasi, yung iba naman, lalo yung mga malaking churches, hindi sila nagkakaroon ng ganong program kasi yun nga, nakabatay lang sila dun sa song leader. Eh, alam ng song leader to. Tapos, song leader lang nakakaalam. Tapos hindi kumakanta yung congregation. Ano siya? Malilesen yung worship experience. Kasi hindi sila nakaka-relate. Or isend sa GC agad, no? Pwede, pwede isend sa GC. Kaya yun, yun ang challenge naman sa mga big churches. Pero, alam niyo po, nung nag-aaral kami ng around, wait, 10 years, 15 years ago, oh no, sa AUP, bago ma, ang tagal na nung mga responses dyan eh. Diba? Yung mga responses sa AUP, matatagal na talaga na panahon. Pero alam ninyo, pinapakantayan yung mga responses na yan. O, ito, responses na to, pag-aaralan natin to. Pinakantayan, midweek, vesper, yung responses, review. Ganun siya. Tapos ilang weeks ba yun o ilang months? Tapos yun na, hindi siya yung biglaan. So it takes time, it takes preparation din talaga. So, ayun. Yun yung ating from the spirit of prophecy. Handa na po ba kayo? Sige, ano muna tayo? Water break. Ay, okay. Sige. May question pa. Is it okay to have praise? Praise team? Yes. Like this, my tenor, my bass, the harmony. Of course! Yun ang advice ng Spirit of Prophecy. Harmony. Sabi dito, praise team. Tapos hindi lang basta praise team ang sabi dito, those who will sing, those who will lead, nakalagay doon sa last sentence, those who sing, should make an effort to sing in harmony. Yan. Maraming churches din ang gumagawa nito sa Manila, sa Pasay. Yung kanilang song at praise team. Pag sinabi praise team dito, SATB. Mayan ang maganda. Yun ang maganda, di ba? Sa ano yan, sa Mamsi Church. Yan. So, yun talaga, very ideal. Baba. Yes po. So, halimbawa kung ikaw ay using alto, so, syempre hindi mo kaya yung mga higher notes. No? Minsan, nakaka-falseto pero no problem. Makaka-piwa pa rin. Since ikaw yung nagpe-prepare ng song, so maybe you can choose songs na mababa. Ano lang din sa ano ng boses. Yes. Should consider everything. Kaya nga, di ba, ang bigat ng responsibility ng song leader. Ngayon ko lang talaga tunay na yung burden. Hindi lang siya basta-basta na napupunta ka sa harapan tapos mag-bibiting. Hindi. Ang daming responsibilities, mga kapatid. Ang daming mga i-consider. Kaya yun, pag masyadong mataas, malalaman mo yun pag nag-practice kayo ng pianist eh. Diba? Sabi niya, Ate Nels, masyadong mataas yung pitch. Pwede ba natin maghanap tayo ng medyo mababa? Search kayo, diba? With the pianist. Ito, key of A kasi ito eh. Ito yata may key of G dito. Yun, kaya ko yata. Pwede yun. Same song.
Kasi it doesn't look good pagka nag-stop ka kasi hindi mo ma-reach yung notes niya. Yeah. Diba? Oh. Tapos yung SATB na doon, yung praise team na yun, nag-rehearse din yun ha? Yes. Nag-practice din sila dapat. Maliban kung siguro kung talagang mahuhusay na na ano, na pag binigyan mo na sa una, alam na nila. Love divine, oh, love divine, oh, love excellent. No, mabasa na kaagad nila. Yun. May post dapat yon. Pero pagdating sa, kung halimbawa lang nagpa-piano, pagdating sa accompaniment ng galing sa iyo, nagaling doon, wala. Dire-diretso siya. So ikaw, syempre, nag-base ka sa notes, and then yung ano nung mga makanta, same din. So parang mag-aano ka nalang sa congregation, which is supposed to be, may rest talaga yung, di ba yung leader? Yeah. Actually, yung leader, yung He Leadeth Me na nasa Seventh-day Adventist Hymnal, hindi naman siya ganun karaming poses talaga na fermata. 1, 2, 3 Inad lang yan. Ah, ganun ba? Tingnan mo, ate, yung ano. Five. Sa, tingnan mo yung sa English. Oh, anong page? Tingnan mo sa English. Yung sa English, mga kapatid, wala masyadong fermata yun. Meron din? Kinopya nila dito. Ah, kinopya nila dyan. Pero ano? Baka doon sa church. Saan ba yung sa church in Nal siguro? Baka. Oo. Pero mas mataas ang pitch ng church in Nal kaysa dito. Ayan, yeah, mataas ang pitch ng church in Nal eh. Kaya binabaan na nila. Binabaan nila. Pero kung ganun maano mga kapatid, halimbawa, ang gamit ninyo is yung sa yung provision ng ano ng dyan sa PowerPoint. Yun ang susundin ninyo, hindi yung sa oo. Kasi yun ang ano eh. Para makasabay. Yun ang ginawa eh. Okay. Ano pa ba? Yes po. Pupunta ba tayo sa briefing? Mamaya po. Mamaya na lang. Pati yung mamaya na lang. Dress rehearsals. Yeah. Yes, it's important. Deportment. Kalimutan ko palang ilagay yan. Buti pinaalala ninyo. Okay, tanin nyo. Ano yan talaga? Deportment. Very important. Pero ano po sa deportment kasi actually lahat ng church members ang advice talaga ng lahat sa church manual ang lahat officers lalo kahit anong office yan dapat pag pumunta sila sa church ready to lead. Ready to lead dapat, sir. So, kahit wala kayong part bilang song leader, pag pumunta kayo sa church, dapat ready to lead na in case wala yung nagkasakit, na aberya, handa kayo pumalit. So, ganun siya. Yan ako yun. Inunote ko yun. Thank you for that point na point out. Inunote ko yun kasi ano yun eh. Nasa church manual yun eh. Hindi ko nasama dito kasi dito ay ano lang. Kay Mrs. White. Spirit of Prophecy. Pero sige po. Ano ko yun. I-include ko yun. Ano pa po? Ay, choir, habang nag-pray. Distracted. Pag nag-pray daw,
should pray, di ba? All should pray. Sa PIC, madalas kayo napapansin. Sa ano kasi? Oo, sa PIC kasi. Pray po, mapasok mo yung choir. Check ko. Kasi, yung mga yan kasi, anong tawag doon? Locally, ano siya, pinag-usapan. Locally siya pinag-usapan ng music ministry at ng church mismo. So, ng church leaders mismo, ng church leaders ng local church na yun. So, ano siya, in their own discretion. Pero yun nga, yung iba kasi nakaka-distract. Kasi kapag ka, ano, kapag ka papasok sila, ang ano? Matunog. Diba? So, titignan ko, i-review ko. Sige. Thank you for that, ano, opening that as well. Actually, napansin ko rin yan sa PIC. Sa PIC. So, madalas na ganun yung ano nila set up. Pag habang nagpe-prayer, siguro mga magtatapos na, tsaka sila nag-i-enter. Pero may distraction pa rin talaga na. Yan nga eh. Pero meron din naman ano, ang point kasi noon dati, kaya yun pinag-usapan na ganun, is to minimize dead air gap. So ginagawa din siya minsan sa mga yung conventions, yung lalo na naka-live. Naka-blocking ka. Oo, naka-blocking kasi. So, discretion. Pero gusto ko rin i-review talaga kung ano ang sasabihin ng church manual at ng spirit of prophecy. Pero yun lang yung pre-prevent na yun, dead air lang talaga yun eh. Tsaka yung ano, dapat may continuity kasi yung service eh. Pag masyadong matagal, parang naan naman, parang pag matagal, may chance kasi na nag-uusap yung mga tao. Pwede din. Eh, yun ang isa sa mga na-minimize naman noon. Yung, kasi, syempre sa AUP, malalaki kasi ang choirs, di ba? Napakarami. So, at the end of the prayer, pag pumasok sila lahat doon, na mass choir, ganun. Pag pumasok sila, ang tagal. Mga 3 minutes. So, nangyayari noon, nagkukwentuhan na yung congregation. Umiingay na. Kaya yun, napag-usapan noon nung church dati, we should minimize this one. So yun ang discretion nila. Kasi nagiging parang sect na nadadivert yung isip nung congregation. No, mami, pag mas buwan, kasi yung noong nagmamasasanga ang laging madalas noong mga squash. Naka-station na kami sa stairs, tsaka dito eh. Wala nang papasok. Ayun, dati, ganun yung gawain. Dati, yun ang gawain. Pag mass choir ba? Ito, mass choir to. O, wala nang babaan. Nandun lang sila sa loft. No? Nandun lang sa loft. Pero yun nga, pagkaiba na, yung dead air kasi, yung delay, ang dami niyang pwedeng makos yung congregation to think about secular stuff. Ganun. Pero maganda yung suggestion na after ng prayer,
maybe a little bit instrumental. A little instrumental habang nagpumapasok sila. Pwede, pwede. Kasi ano pa rin yung reverence, ano pa rin siya. As part of reverence. Pwede siya. So yun, pag-aralan natin yun. Sige. Tackle natin yun. Yun, pero yun lang yung mga tinatry i-minimize nung papasok early. Yung dead air at saka yung ma-divert ang mind. And there was one point na naging effective siya. Naging effective siya. Kasi, during that time, I think, ano yun eh, bago kay Pastor Parulan yata yun eh. The leadership. Ano yun? Maraming na-minimize na noise. Hindi maririnig yung church na nagkapantuhan. Kasi right after ng prayer, pag-upo ng participants, tugtog ka agad yung piano. Less yung dead air. Yun lang nga. At the risk na yun ang kapalit na di-distract. Pero, naalala ko din dati nun, pagpapasok din talaga kami noon, very reverent din talaga yung as in, kailangan mong walang noise. Sa bagay, naka-carpet naman na yun eh. Pero as much as possible, walang noise pagpapasok. Oh, sige. Water break lang. Pupunta na tayo sa theory after nito. Sa theories na. Recess muna, recess. Upo. Para mapaupo rin ang speaker. May water ka? Dala? Okay. Recess to the CR. Kailangan natin mag-practice ahead of time, di ba? Ang ganda eh. Thank you.
Naalala ko naman si ano, si Doc Abril yung ano, yung nandiyan pa si Doc Abril. Ayan, ah, hopefully meron kayong, meron mo ba ang natutunan ngayon? marami po ba kayong na-realize ngayon sa ating first part? Okay. Ano na, game na ulit, pwede na. Pwede na mag-resume. Sige. Let's resume. Okay. Yung pinakamahirap na part. Theory part na tayo. Theory. Ito ay kanina, ang tinakal natin ay sa advice ng Spirit of Prophecy. Ngayon, ito tayo sa theory naman ng music. Kasi, siyempre, as song leader, kinakailangan equip ka with the knowledge, with the skill, with wisdom. And itong mga music theory, kasi siyempre, music ang na-handle mo eh. So, kinakailangan at least may alam ka, alam mo yung basics, alam mo yung rudiments ng music. Okay, tayo sa theory. First word of the day is rhythm. Bale, ang, sige, picturean nyo muna, sulat nyo muna. Picturean mo. Alam ko na intindihan nyo na to. Or hindi pa. Pero, as I went by, parang mas lalo ko siyang naintindihan nung sinabi ko, nung inisa-isa ko yung words Ja'al. Sabi kasi dito, yung description ng rhythm, it is a pattern of sound and silence and emphasis in music through time. Usually, ang nakakalimutan nilang i-explain or i-describe ng mga nagle-lecture dito, yung time. So ganito mga kapatid, halimbawa, ito, pumukuha ko. Iyon yung sound. Ang kasunod ng sound ay? Silence. So, dun sa cycle lang sila. Sound. Sound. Silence. Or pulse. Boom. Boom. Sound. Silence. Sound. Yun ang ano, yan ang cycle nito. Ngayon, yung isang buong cycle na yon, yung pulse at saka yung break, tapos minessure mo siya within time, seconds. Ano yung mga units of time? Units of time? Minutes. Units of time? Seconds? Minutes? Ano pa? Hours? Ano pa? Days? Ano pa? Months. Weeks?
months. Ayan. O kayo, mga babae, meron kayong cycle, no? 28 day cycle. O. Yun ay 28 days. Isang beses kayo sa loob ng 28 days nagkakaroon ng cycle. So, yun, rhythm yun. Yung pulse na yun, silence. After nung silence na yun, pag na-break na naman yung silence na yun, yun na naman, start na naman naman. So, ang rhythm actually is yung pulse and then yung silence sa loob ng time frame. So tayo, as humans, meron tayong natural circadian rhythm. No? Yung puso natin, tumitibok yan ng 60, boom, boom, silence, boom, silence, boom. 60 na ganon per minute. Per minute nga ba? Oh, per minute. So, 60 to 100 per minute. Yung cycle ng sound and silence or pulse and silence na yun. Per minute. Yan ang rhythm, mga kapatid. No? Sige, ano pa? Makakapagbigay pa kayo ng ibang rhythm? Ano pa? Bigay kayo ng ibang klaseng rhythm. Rhythm ng anong cycle? Meron tayong natural cycle na Sabbath. Oh. 6 weeks. Yun ay once in a weekly cycle. Yun. So, kinandun yung element ng time, mga kapatid, pag sinabing rhythm. Nandun yung element ng time, no? It's either per second, per minute, per hour. Okay. Okay na yun? O, next. Pag sinabi naman pong beat, ito mismo yung pulse. Yung bug. O, bago nung silence. No? Yung tug. Bago nung silence. Yan mismo yung yun ang beat. Kaya beat, palo eh. Palo. Pero yun yung pulse. So, pag sinabing beat, no, hindi yung compass yun, ha? We're not talking about compass. So, beat, ito yung pulse. Tapos, nasusukat siya through rhythm. Ilang beat cycles per time measure. Yung heart natin, nagbibeat siya ng 60 na beses sa loob ng isang minuto. Yan ang beat, yung pulse mismo. Okay? Pag sinabi naman pong time signature, yan. Pag sinabi naman pong time signature, ito lamang po ay applicable sa nakasulat. Written. Written piece of music. It is usually written. Yan, makikita natin, merong 4-4, 3-4, 6-8. Oh. Ibig sabihin, merong 6 na, kung makikita nyo, sige, buksan ninyo yung church hymn na ninyo. Yan natin, para lang 159. Ade, yung madali muna. Madali muna. 4-4. Oops. 149. 149. Give me the Bible. 4-4. Meron kayong makikitang mga numbers dyan. Ito yung staff. Ito yung staff. Kikita dun kung ano yung clef. Yung sa una.
Yun yung G clef kasi mukha siyang G. Yung F hindi ko alam, pero yung F na to, dati parang F na baliktad kasi. O, tapos may makikita kayong sharp na isa, yun yung key, signature naman yun. Kung anong key, yun. Pero yung kasunod nun, ay, hindi ko pala na-include dito ang key signature. Dapat pala, yun ko rin yun. Ba't sinabing sharp? Paano siya umpisa? So, flat. Flat lang naman. Hindi, di ba, may range ng voice na yan. May sharp and flat. Depende sa inyo. Pag, yun, sa theory kasi, sa music kasi, pag nakakita kayo ng sharp, ibig sabihin, yung natural, yung note na yun, itataas mo yung kanyang pitch ng kalahati. So, half tone ang taas. Tapos, pag flat naman siya, yung pitch nun, ibababa mo ng kalahati. Hindi buo, kalahati lang. So, yun, ang tawag dyan po ay yung sa mga sharps and flats, eh, accidental. No? Accidentals. Pero pagka na, ano na yan, nasa iisa na lang yan, ang ano yan ay key signature. Ibig sabihin, yung alam mo yun, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, do, si, la, so, fa, mi, re, do. Kapag sinabing yung key signature nun ay C. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Pero kapag sinabing key of G, yung do nun ay nasa do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, sol, fa, mi, re, do, ti, la, sol. Si do, mas mataas yung do, pero do, re, mi, fa, sol pa rin. No? Yan ang para sa mga singers. So, yung do, na iba lang ng pwesto. Pero ganun pa rin yung scale niya. Yan. O pagka F naman, do, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Sa F. Pero same pa rin. Makikita nyo lang, one flat lang dun. Sana may time tayo para ano, magturo ng key. Pero hindi ko kasi na-include dito yung key signature. Eh. Pero time signature muna ngayon kasi magbibit tayo. So, ito muna ngayon. Time signature, usually, ito yung written lang, no? May kita mo rhythm. Dito, sa isang measure dito sa Give Me the Bible, nakakita kayo ng vertical lines. Pagkatapos ng Give Me the Bible, may vertical line? Yan. Yan ang bar line. So, sa loob ng isang measure, pag sinukat mo from bar line to bar line, ang tawag doon ay measure. So, itong time signature, sinasabi niya kung ilang beats meron sa isang measure. So, dito, 4-4. Ganda ko may ano eh. Ah, ano na. Try natin yung ano. Paint. Paint dito. Yan. Try natin. Okay. So, kunwari, pag nakakita ka,
Tama. Bulletin ko. Image. Ayun, image. Ando pala sa dulo. Bilog. Gusto ko ng bilog. Ay. Wait. Hindi ko makita. Ulit. Ngayon na po. Wala. Shapes pala dapat. Ito, isipin natin, merong pie, merong pizza pie, apple pie, or cinnamon pie, or whatever. Pag buo yan, anong tawag dyan? Sa bilog na yan? Hole. No? Hole. Pero, pag hinati mo siya sa gitna, pento, no? Ah, may ilang yung sa'yo. Pinto ko mga pero man mo. Mag-tough. Ayan. 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 Yung pie, kanina, hole yun, di ba? Eh, pag hinati mo siya, ano nang tawag doon sa isa? Half. Pag hinati mo... Quarter. Ano na? Ano na siya? Quarter. Oh. Four. Tapos pag hinati mo ulit siya sa dalawa... Walo na siya, di ba? So, whole note, hinati mo, half, hinati mo ulit, quarter, o apat na lang sila. Okay, ganun din dito sa, pag hinati mo ulit, walo na sila, eight na. Ganun din dito sa time signature, sa baba. So, meron diyang dalawang numbers. Merong apat at saka may apat din. Diba? 4-4. Ngayon, yung nasa taas, ang ibig sabihin nun, kung ilan. Kung ilan. So, merong apat. Ano yung apat na yun? Magbe-base ka dun sa baba. So, sa baba niyan ay anong number? 4. Ibig sabihin, yung baba niyan, hinati mo yung pie sa apat, ibig sabihin, quarter yun. So, quarter note value, yung hahanapin mo. No? So, yung quarter na yun, kinakailan apat na quarter note value sa loob ng isang measure. Not totally na 4 quarter notes sa isang measure. 4 quarter note values. O, halimbawa, merong... Ano doon? Merong sa taas, merong 2. Tapos, sa baba naman, merong 2. Anong ibig sabihin nun? Merong? Dalawang? Ano tawag doon sa 2 sa baba? Half! Oo. Yung kanina, isang buong pie, isa lang yon. Pag hinati mo yon, dalawa na sila. So, 2. So, dapat divisible by 2 lang lagi yung nasa baba. So, ibig sabihin, sa isang measure, merong dalawang half note values sa loob ng isang measure.
Pag hinati mo ulit siya, ba? Pag sinabi kong 7, 8, time signature. 7, 8. Ano? Sige, ano lang, theoretical. Pag sinabing 7, 8, anong ibig sabihin nun? Merong? 7. Diba? 7, 8. Ano yung 7? Merong 7 na 8 notes sa isang measure. Kuha ninyo? O sige, isa pa. Pagpalagay na natin 9 tapos 2. 9, 2. Yung sa baba po, divisible by 2 lang yun, ha? Hindi pwedeng add numbers. So, 9, 2. Dalawang 9 na 2. So, ano ang ibig sabihin nung 9, 2 na yun? Merong? Siyam na? Dalawa. Na? Ano yung dalawa? Half notes sa isang? Measure. Good. Oh. Ba, binigyan ko ngayon ng 3-1. Ano ibig sabihin ng 3-1? Merong? Tatlong? Whole note sa isang? Oh, very good. Nakukuha niya na? Isa pa. Pag sinabi kong 11-4, ano ibig sabihin ng 11-4 na yon? Merong? 11 na? Whole. 4. 11 na? Quarter notes sa isang? Measure. Pag sinabi kong 15-8, ano ibig sabihin nun? Merong 15 na? 8 notes sa isang? Measure. Ayun. So, ang pwede magbago-bago ng marami doon, yung taas na number. Pero yung sa baba, ano lang yan? 1, 2, 4, 8, 16. Yan. Konti yung naglalagay ng 32. Saan wala na yun? So, yun. So, makikita nyo yun, ha? O ulit, last na lang. Question. Pag sinabing 5-2. Ano ibig sabihin nun? 5-2. May 5 na tatlong. Merong? 5 na? Half note sa isang? Measure. So, ang time signature, very good si nanay. Ang time signature, nag-ano siya, nag-i-indicate, usually written lang siya. Wala dyan yung bilis, pero yung note values niya, yun yung nakalagay per measure. Naintindihan na. Very good. Very good. Okay. So, yun ha. Ilang beats nasa loob ng isang measure. Okay. Tapos, meron tayong wait. Dalawa klase na tatlong klase ng meter. So, time signature, may dalawang, tatlong klase tayo ng meter. Ito yung mga meter. Pag sinabing simple meter, ibig sabihin, yung structure nila sa loob ng isang measure ay ano? Divisible by 2 lang. Or 3. Yung the most. So, nandito sa simple meter, 2, 4. Ano nga yung 2, 4? Sige nga, subukan nga natin. 2, 4. Merong 2 na quarter note sa isang sa measure. 3, 4. May tatlong quarter note values sa isang measure.
Ayan. Pag sinabing 2-8, merong? Dalawang? Eight notes, value sa isang? Measure. Okay, good. Makikita nyo rin yon minsan C. Ibig sabihin nun, C common time. Common time, yung C dun sa dulo. Ang common time natin ay 4-4. Yun ang common time natin. No? 4-4. Pero kapag ka hinati mo yung C, yung common, yung 4, dinivide mo ng 2, ano yun? Cut time yun. Yun ang value nun ay 2-2. Yan. 2-2 ang value nun. So, common time, 4-4. Cut time, 2-2. Yan. Ano ibig sabihin nga ng 2-2? Merong? 2.5. Dalawang half note values sa isang? Measure. Very good. So, ano yun ha? Divisible by 2 lang yan sila. Pwedeng 4. 1. Dito, give me the Bible. Kung mapapansin ninyo, 4-4 yan. Quarter note value, yung una. Isang quarter. Tingnan nyo yung value. Yung sumunod doon, yung may bar, ay 8 notes. Balik, kinakailangan mong dalawang 8 notes para magkaroon ka ng isang quarter note. Yan. Kaya, itong magkadikit na to, yung second beat niya, yan ay quarter note, ay value. It's a sum to quarter. Sa pa? Saan yung value dito? Ang value nito, di ba kanina yung pi? Yung whole note yun, whole note. Pero hinati mo, magiging half. Ang itsura ng half, ito, yung ito, half note. Walang butas. Ay, may butas. May butas sa loob. Oo. Pagka hinati mo ulit yun, yun yung quarter. Buo na siya. Pero may isang ganun lang. Isang bar na yan lang. Note. Tapos, ito, kapag meron siyang flag, ibig sabihin, 8 note kasi, may buntot na isa. 8 note yun. Pag parami ng parami yung buntot, naging 16th note na yun. 16th note. Maraming naging hirapan yung buntot. Yan. Oo. Pagka ano na to, dalawa na yung sa 229. 229. Sa 229. So, pagka dalawa na yung buntot niyan, 16th note na yan. Pag isa lang, 8th note. 16th note. So, kung pagpa-plus-plus mo sila, kinakailangan mo ng 4 na 16th note para maging isang quarter note. Isang quarter. Parang isang mathematics yun pala. Mathematics nga po. Mathematics. Grabe. Ang music kasi halo-halo siya. Science, math, arts. Yan lang siya. Music, health, academic, kasama. So, yun. May buntot na siya. Nag-regret yung music theory. Bihira naman ito. Oh, pero, sige. Pero, oo nga, bihira naman yung ano, bihira naman yung sobra. Pero, kaya ako sinasabi kanina na value ng quarter note
hindi talaga siya quarter note. Ah. Kasi baka mamaya isipin niyo quarter note yung na wala namang quarter dito, puro eighth note naman dito. Yun. Ibig sabihin, add nyo muna sila lahat. No, dalawa. Para makakuha kayo ng quarter note. Mas maganda sana kung may ano eh. May chalkboard ako eh. Oh, wala. Kasi nandun. Wala. Anyway, sige. Kakayanin natin to. Okay. Ito, ulit. Divisible po siya by 2. Okay? Divisible siya by 2, usually. Kapag po ito ay divisible na by 3, ito po ay tinatawag na na compound meter. Yung kanyang forma, yung kanyang form, dun sa loob, kung paano siya ginawa, tagti-3 yun. Groups of threes. No? Groupings niya, tagti-3. So, yung mga numbers niya sa taas, usually, divisible din siya by 3. Oh, ito explain ko. Halimbawa, ano ang meaning ng 6-4? Merong? 6. 6 na? Quarter note sa isang? Measure. May 6 quarter note value sa isang measure. Ngayon, kung i-divide mo sila into 3, yung 6 na yon, ilang groups lang sila sa loob na isang measure? 2. 6 divided by 3. 2. So, meron siyang 2 groups na tagtatatlo. Eh, yung 9, ilang groups yun? 3. Tatlong groups na tagtatatlo. Eh, yung 12, ilang groups? Ano yun? Meron siyang 4 groups na tagtatatlo. Kunwari, may 15. Ilan groups yun? 5. Oh, 5. So ngayon, pag nakita nyo kaagad dito, 6 divisible by 3. Ah, compound to. So ang groupings nito, tagtatatlo. So ang count nito, instead na 1, 2, 1, 2. Ang count nito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ganun ang count niya. Hindi siya 1, 2, 1. Pares lang yun eh. Simple meter yun eh. Yun yun eh. So 1, 2, 1, 2. Ito, dahil tagtatatlo to, count ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. O ngayon, doon yung magiging bit ninyo. So halimbawa, meron kayo 6-4. Ilang groups nga ng tagtatatlo ang 6-4? Dalawa. So ang bit ninyo sa 6-4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalawa. O pag 9-4, pag 9-8, ilang groups nga yan ng tagtatatlo? Tagtatatlo. So meron kang 3. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, yung low end, ano pala, ang parang impractical, pag gano'n ang beating, kahit 3 siya na babagalan mo. Yes. 9. Yes. Diba? 1, 2, 3. Pwede rin mabilis. Ba, 9, 8. Ba, 9, 8. Depende sa tempo. 9-8. Hindi naman siya mabagal na 1, 2, 3, 4, 5. Pwede siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, pag 12 naman. Siguro hindi na ako makakanta. Magbibilang na lang ako. Hindi, ano lang po yun? sa una lang naman po yun. Pero yung
pero yung ano, parang nag-iisip kayo ng waltz na pam 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 1 2 3 4 1 2 3 4 Oh, sa 12 naman, ganun din. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Yan ang compound. Sa simple naman, 1 2 3 5 6 7 8 Parang ganun. 2 lang siya eh, di ba? Pa ta. To 1 to pam 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 pam. Pwede. Yung 12, 8 pwede i-reduce, like 4, 2. Hindi po. Hindi pwede. Hindi po. Hindi pwede 1, 2, 3, 4. Hindi. Kasi yung grouping siya, magbabago yung kanyang feel. May mga kanta kasi na nandun yung feel niya sa meter niya. So, blessed assurance, Jesus is mine. 3 pala yan. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Pa 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 pa. Pa-p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 a
meron akong song na alam ko 12th yung Calvary. Yung? Calvary. 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 Yeah. Rest, rest, rest. Yeah, yeah, yeah. So, yun ang feel niya. Bum, dun, 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 dun. Grabe. Sige, tapos ito, kanina, ano yung una? Simple, ito ay? Compound. Simple, complicated ng konti, I mean compound. Compound na complicated. Ito, meron din itong, yung kasunod, yung pangatlo, ito ay irregular. Yan. Oh, ito yung numbers. Irregular yung kanyang, ano, hindi siya divisible by 2, hindi siya divisible by 3. Yan. So, irregular yung kanyang count. Actually, pati 10 dito eh. Yung 10, irregular na ang count ng 10. So, examples lang yan. Examples. So, ibig sabihin nun, merong ano? Subukan nga natin explain isa-isa. Ano yung 5-4? Merong? 5 na quarter note sa isang measure. Yung 7-8. Merong 7 na 8 notes sa isang measure. Ano yung 11-2? Merong 11 na half note value sa isang measure. Ano yung 13? 13 na quarter note value sa isang measure. Yun, naiintindihan yun na. Oh. Pero hindi naman masyadong ginagamit niyang irregular note. Wala niyan masyado dito. May mga songs lang. Sinama ko lang para next time, hindi kayo mabigla. Sa mga pyesa siguro. Sa mga pyesa na pang choir, mga ganun, marami yan. Okay.